Hi guys! Welcome sa aming first vlog. Super nakakakaba pero dead man. Anyways, today isha-share namin finally ang aming dream home interior design DIY for less than 100k. Yes, you heard it right. Pag meron kasing bumibisita sa bahay, lagi nilang tinatanong kung saan ba namin binili yung mga gamit, paano namin ginawa. So, na-inspire kami na gawan siya ng vlog and gumawa ng parang house tour sa aming tiny condo dito sa Pasig. Yung cabinet lang talaga yung pinakonstruction namin. Everything else, kami lang talaga yung gumawa. Do it yourself talaga ang peg. Kaya naman, less than 100k lang yung nagastos namin. Pag bumibili kami ng gamit, three things lang yung kinoconsider namin. Number one, space. Kasi 22 square meter lang yung condo namin. So medyo tight yung space talaga. Kaya kailangan yung mga binibili namin gamit, convertible, hindi takaw space, tsaka talagang multi-purpose kung maaari. Number two, budget. Kailangan affordable and budget-friendly. Kasi wala. Kasi wala, tight budget eh. Anyways, number three, appearance or yung aesthetic. Kailangan matchy-matchy sa aming theme, which is minimalist. Naisip kasi namin ng husband ko na interior design is minimalist. So, kailangan yung binibili naming mga gamit is mura, space saver, at the same time, bagay sa tema ng aming interior design. Hindi kami mayaman para sabihin namin sa inyo, tiyaga lang, disiplina, diskarte. Kung nakaya namin, definitely, kayang-kaya nyo rin. Bulaga. So, welcome sa aming humble home. So, pagpasok nyo ng hallway, ito na agad yung CR. Ito ay tinatawag naming at-home gym. So, resistant band siya. So, kaysa mag-gym, lumabas. May gym din naman sa condo, Palazada. Hindi ito pang 50 Shades of Grey. Pang-exercise to. Okay? 200 lang yata to. So, biruin nyo, pinto na siya. Talagyanan pa siya ng mga kung anik-anik. Okay, so, itong dining table na to, glass siya. So, pag tinignan mo siya, para siyang wala siyang space na kinakain. Kaya gusto mong palakihin yung space sa condo mo. Mirrors. Pwedeng mas maraming mirror, mas maganda. Opt for white na mga gamit. So, ito white siya. Kung mapapansin niyo, hindi siya masyadong parang hindi takaw. Hindi pa masyadong malinis tong area na to. As much as possible, mounted. Instead of clutter, naka-mount siya. So, yung mga seasoning, yung mga pagkain, nasa loob. Tara! Nasa loob. Para magmukhang maaliwalas at maganda ang inyong dream home kahit na sobrang liit ng space. So next, speaking of mount, so mapapansin nyo ang aming mga speakers, naka-mount din at color white. Yung house namin is 5.1 surround sound system. So naka-mount yung dalawang speakers. Nandito yung dalawa pang speakers sa harap. Tapos nakatago sa likod ng TV sa subwoofer. Kung may mga questions kayo kung paano magma-mount, paano magtitipid ng space, paano i-customize yung pagtatago ng mga cable, mag-comment lang kayo. Try naming sagutin yung mga ganyang questions kasi yung asawa ko sobrang pro na pro dyan. Kaya kung may mga questions kayo, may mga videos kayo na gusto i-request, i-comment nyo lang. Next naman ang aming mga sofa! Yes. Sofa. Ang OA. So, ito, maraming kasya dito. 6 to 8 people. Nagpa-party na kasi kami dito once, baby shower. 15 people. Nagkasya ng maluwag sa aming salas. Nagpapa-Bible study din kami dito. Family gathering. Nagkakasya ang 15 people kasi talagang minaximize namin yung space. So, ito, mga Sofabed to. Pagka movie night, pwede ito nung gawing kama. So, movie night. So, itong sofa na to, galing naman to sa Euratex. So, tip ko lang,
for Sofabed, mga mattresses. Pwede nyo check yung warehouse ng Euratex sa Marikina. So we got this for 6,000 lang. So thank you, Angel Gogola, sa recommendation. Cover, nabili rin namin siya sa Euratex for 1,000 pesos. So, ayan, meron siyang bulsa. Pwede mo siyang lagyan ng phone or whatever. Dapat daw ang cortina yung mataas para magbigay siya ng illusion ng height. Kaya nagpasadya kami ng cortina na from ceiling hanggang floor. So, gusto sana namin white, kaso dumihin, so ginawa na lang namin gray. Pinagawa lang namin to, same person, si Angel Gogola. Comment lang kayo kung gusto niyo ng contact information. 60 pesos lang per yard. Tapos, pinatahi lang namin sa kanila. Cortina yata is 70 pesos lang yata per piece, parang ganun. So, sobrang mura, sobrang nakamura kami. Pag sa mall mo to binili, actually wala nga gantong size sa mall eh. So, yun, pinasadya namin, binili namin yung cortina. Pinatahi namin dun sa friend namin. Kung yung condo nyo, white na yung pintura, kahit wala na kayong gawin dun. Pero kung gusto nyong parang talagang interior design, social lang dating, guys, pwedeng-pwede nyong i-DIY. Bili lang kayo ng magandang wallpaper sa Divisoria. Pero pag may bumibisita kasi sa amin, lagi nila tinatanong tong wallpaper namin. So, 120 pesos lang per roll, ang mako-cover na niya ganito. Itong buong side na to, 120 pesos lang yan sa Divisoria. So, marami doon. Actually, hindi kayo mahihirapan. Sobrang dami nagtitinda ng wallpaper sa Divisoria. So, para kasi kung mag-DIY kayo ng interior, yun, kahit pa isa-isa or pangilan-ilan na frames, pwede kayong mag-add. Dini-DIY lang namin to. So, ito binili namin to sa Pandayan Bookshop. Like, ewan ko, 50 pesos ba to or 90? Basta sobrang mura. Tapos nag-print lang kami ng mga quotable quotes. Kumbaga, quotable quotes. Yung mga makakatulong sa pang-araw-araw niyong buhay. So, ito ang aming customized cabinet. Nandito na lahat ang clutter namin. So, yan. Sobrang laki niya. So, ganun din kasi, tip, yung mga furniture nagbe-blend. Hindi siya mukhang blockage. Tsaka kulay puti para space saver. Itong cabinet plus yung kitchen cabinet, nasa around 35,000 lang nagastos namin. Lahat-lahat na yon, materials, labor. So, kung meron din kayong questions tungkol doon, comment lang kayo. Tatry namin kontakin ulit yung gumawa nito. Baka pwede namin siya i-refer sa inyo. So, pero ano lang din to, DIY na nagpatulong lang kami sa carpentero para maputap siya. Maganda naman yung pagkakagawa niya, matibay. So, nagpatulong lang kami sa carpentero, pero asawa ko yung nag-design. So, nakikita nyo siya, space saver siya na cabinet. Ay, ito nga pala, routine to ng aming baby. Sa ibang video, explain ko yan. So, pagbukas nyo, tada! May vanity mirror. Main purpose talaga nito ay, itong vanity mirror na to, nabababa siya para maging workstation. And ayan na yung mouse. And tada! So, workstation na siya namin ng asawa ko kasi wedding videographers kami. So, lahat ng tungkol sa business, ito yung storage namin. Ito yung aming drone bag. Tapos, ito yung mga ano namin, accessories, yan, audio. Lagyan na ng memory card, mic, dead cut ng mic, printer. Tapos, pag hinila mo tong Pelican box. Films by Paul and Seng, yan ang aming business. Dito naman namin nilalagay yung camera, yung lights, yan, mga lens. Meron ditong pang control ng humid, parang ganun. Tataas mo lang siya ulit. So, business. Mga pala yung ribbon namin, Films by Paul and Seng. Follow niyo po yung page namin. So, yan, tada! Walang clutter. Guys, para sa inyo, naglinis ako ng damitan namin. Para mapakita ko lang na. Kung doon ang mga business side, dito naman ang aming mga damit. Tadaan! Damitan ng buong pamilya. Yan. Tadaan! Parang wala nangyari. Back to social. Make sure na yung mga gamit nyo, dual purpose. Katulad ng mga pinakita ko. So, baka. Itong aming center table, pag ayaw na namin siya dyan sa gitna, alisin lang namin yan. Yan.
Wala na siya. Pwede na siyang ilagay sa gilid. Tapos, ibababa lang namin itong bed. Magiging bed na siya. So, ito, binili lang din namin ito sa Lazada for 500 pesos. Pwede rin siyang parang laptop. So, pag nakahiga kami sa bed, gaganyan mo lang siya. So, ito yung favorite na binabasa ko ngayon. Greater purpose. Ito yung reason kung ba't sinishare ko itong video na ito, yung aming buhay. For a greater purpose. Puting-puti yung wall namin. Kailangan ng parang konting accent. So, kaya yan nandyan. CCTV sa Lazada. Ganon, 500 to 700 ang aming chandelier. So, sa Lazada lang din namin ito nabili for 1,700. So, murang-murang. Hindi halata, diba? So, ayan na nga ang katuparan ng aming dream home interior for less than 100K. Kasi meron kaming mga napanood na videos, mga friends na tinanong, mga nasa 100 plus talaga yung interior nila. Meron pa nga 200, 250. So, kami kasi personally hindi talaga kaya ng budget namin yon. So, kaya naman nag-resort kami sa pag-DIY. Actually, yung wedding din namin, DIY, as in do it yourself talaga. Pero sobrang daming tumulong sa amin. Kaya thank you kung nanonood kayo. Sobrang thank you talaga. Meron akong vlog dun eh. Try ko, i-link ko na lang din sa video na to. Yung aming dream wedding on a budget. Ito naman ay dream home on a tight budget and tight space. Ayan. So, kung meron pa kayong questions na hindi ko nabanggit sa video, feel free to leave a comment. Kung meron kayong mga gustong i-request na videos. Wedding videographers kami ng husband ko. So, yes, anything about it, we'll be more than happy to share lahat ng mga information na natutunan namin. And also, gusto rin namin i-share kung paano namin nabili itong condo na to. Kasi we got it nung 22 years old pa lang ako. So, with discipline and tips na i-share namin. Yun, kaya namin acquire tong aming first property na to. Kaya naman, abangan nyo yan. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Yun lang, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Thank you so much for your time. Smile lang lagi and see you next time. Bye!